In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Act of Contrition. My Lord Jesus Christ, my Father, Redeemer of my soul, wounded and crucified, in order to give me health that I do not deserve, I repent and am sorry for having offended you. I come to you, my God, my Creator, and my health. Because of what you are, I feel great pain in my heart for having greatly offended you. I resolve, Lord, with your grace, the amendment never to sin again. For this reason, I expect from your infinite goodness, through your sacred passion, and through the merits of my most sweet Mother of Health, and I also hope that you free me in this life from plague of souls and body by granting to me what I ask in this novena, if it is for your glory. Amen. Prayer to the Most Holy Mary of Health, Nuestra Señora de la Salud. Sovereign Empress of Heaven and Earth, Mary, Mother of God, inexhaustible sea of health, on whom all your children and devotees pinned their greatest consolation, all of us prostrate before your holy altars, we offer you our humble gift and brief tribute of the Holy Novena, and we would like to have the ardent love and fervent devotion with which the seraphs in glory praise you, and all the saints have praised you, and the just on earth, so that it may be pleasing before your eyes, and for the great benefits that we owe you. For all of this, we all give you endless thanks, confident that with your clemency, our sins may not hinder the love that you always have for us. Never stop looking at us, Our Lady. If your eyes look at us, it is impossible that they will stop helping us. Watch over the Supreme Pontiff. Take care of the universal benefit of the Church, the promotion of the Holy Catholic Faith, the eradication of heresies, and for all the souls in purgatory who from that prison of fire implore your patronage. And finally, because you are our most sweet Mother, bestow on us all your abundant blessing, and grant us health of body and soul, so that we may celebrate you later on in the kingdom of glory. Amen. Nuestra Señora de la Salud, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nuestra Señora de la Salud, y tú no nunca mi padre.
Kami ay sumasamo, iluli mo. Sukat na tulog ng aming kasalanan. Ipagkaloob sa amin ang lubos na kalusugan upang sa'yo. Magandang tanghali po sa inyo lahat mga kapatid. Isama po natin sa ating panalangin ang intensyon ng bawat isang narito at nanonood sa kanilang mga tahanan, particular ang B-Group family. For all seafarers on board and on shore, may we all know and grow closer to God. May these trials happening make us all strong and never lose our faith in Him. And for the whole world, may this virus end. Ang tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father George T. Peligro OER. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng kalulungan ang kanya kapurihan ay manatiling magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, muli natin ipagdiriwang ang unang Biyernes ng buwan ng Abril, first Friday of the month of April, kung kailan tayo ay nagdiriwang sa ating debosyon sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Sa ating pagdiriwang ngayon, ilapit natin ang ating mga sariling puso na nagpapasalamat, pero mga puso din malamang na nasusugatan dahil sa mga karanasan natin sa mga panahon ngayon. Ganun pa man, ialay natin ang ating banal na misa upang patuloy po tayong manalangin na palakasin po tayo ng lahat sa ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Mga kapatid, aminin po natin ngayon ang ating mga nagawang kasalanan laban sa Diyos, laban sa kapwa, laban sa sarili. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalat at nabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamagitan ng Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulong-bulungan ang karamihan. Kinagurian nila akong kilabot saanman. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay, nagahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantian. Subalit ikay nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagdanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, sinaklot ng alon ang kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang puon ay tinawag ko, sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya'y tinigoy narinig, umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirapan humibig at ako'y iyong dininig. Ika mo'y aming siringi, ika mo'y aming susundi, ika mo'y aming tutupi. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudiyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinugot siya ng mga Hudiyo, hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang.
Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kasulatan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon sa nilampastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit, kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatililis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan. Sa puok na nooy, unay pinagbibinyagan ni Juan na natili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumasampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Happy First Friday po sa ating lahat. Maraming salamat sa pagsama natin sa ating banal na pagdiriwa ngayon. Binabati po natin ang ating mga kapatid sa V-Group family. Naway itong ating banal na misa ngayon ay isang hakbang palapit sa kaharian ng Diyos. Alam niyo, lagi nating sinasabi, every Mass that we celebrate is one step closer to heaven. Bawat pagdiriwang ng banal na misa ay isang hakbang palapit sa kaharian ng Diyos. Kaya amen po ang ating pagdiriwang naway magdala sa atin sa Kanyang harapan. At sa ating mga nasa tahanan, maraming salamat sa tuloy-tuloy nating pagsubaybay sa live streaming ng ating banal na pagdiriwang. Alam niyo, yung last time na check ko kanina, yung mga sumusunod sa Facebook, sa live stream, aba, umaabot na mga 4,000, 5,000. Maraming pumapasok sa aking isip. Sabi ko, kung itong lahat ay pumapasok sa simbahan, wala na tayong upuan yan. Standing room na. Kasi nga ngayon, sa panahon natin ngayon, dahil matindi yung pangangailangan natin, tama lang, sama-sama tayong magdasal. Kasi kailangan talaga nating tawagin ang ating Panginoon dahil hindi po natin kakayanin kung tayo lamang ang iiwanan niya na harapin ito. Pero siyempre, sinasabi ng lahat ng mga obispo, mga pari na ating Santo Papa, pagkakataon na rin ito, parang kumakatok si Lord sa atin na kung nanalangin man tayo ngayon, nagsisimba man tayo ngayon, nagmimisa tayo ngayon, malamang wake up call na tuloy-tuloy po sana ito. Wag laman pagkatapos ng problema na ito, baka naman balik na naman tayo. Nakisabay yung ating panahon ngayon sa Kwaresma, kung saan tayong lahat binibigyan ng pagkakataon upang saliksikin, i-examine natin yung ating mga sarili. Mga kapatid, pag nilay-nilayan natin muna yung ating ebanghelyo sa unang bahagi na ating narinig. Ang ating ebanghelyo ay nagsasabi na ang mga Hudyo ay kumuha ng mga bato at binabato nila ang ating Panginoon. Kaya siguro nauso yung salitang bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magalit. Pero dahil po sa ginawa ng mga Hudyo sa kanya,
ang ating Panginoon ay nagsalita. Sabi niya, ba't niyo ako binabato? Sa ano bang mga mabubuting pinapakita ko sa inyong ginawa? Bakit kayo nagagalit at binabato niyo ako? Kung tinan po natin ang damdamin ng ating Panginoon, sa madaling salita, siya din ay nagtampo. Ginawa ko na ang lahat sa inyo. Ganyan pa ang sukli na ibibigay niyo sa akin. Ang ating Panginoon ay tao. Siya din ay nagtatampo. Kagaya natin, nagtatampo din naman tayo. Anong itsura ng taong nagtatampo? Siyempre, malungkot, lumuluha, nanghihina. Eh, mahina ka pag nagtatampo ka, parang nasa isang sulo ka lang. Nalulungkot ka, umiiyak ka. Kasi parang ikaw na lahat ang mali. Pero ang taong nagtatampo, watch out. Hindi lang nanghihina, kundi nanghihinayang. Nanghihinayang. Nanghihinayang ang puso ko. Ang taong nagtampo, nanghihina at nanghihinayang. Yung salitang nanghihinayang, galing po yan sa sayang. Alam niyo po, palagay ko, minsan naisip ninyo, maraming biyayang dapat nasa atin na, pero nakalampas, napunta sa iba. At sabi natin, sayang, akin na sana ang biyaya na yun. Yung mga Hudyo na nilalapitan ni Jesus, na binibigyan ng biyaya dahil sa kanilang ginagawa, dahil sa kanilang galit o inggit o kung anumang sama ng loob, sayang yung biyayang nakalaan para sa kanila. So isang punto para sa atin po, dapat ayusin natin yung ating ugnayan sa ating Panginoon at huwag nating palampasin basta-basta yung mga pinapadala niyang biyaya sa atin. Alam nyo, yung mga biyaya pa naman, iba-iba ang itsura. Hindi isang mukha ang biyaya. Para yung mga regalo na natatanggap natin sa birthday, di ba? Different wrappings po yan. Mayroong mga malalaki, mayroong maliliit, mayroong magaganda, mayroong mga ganon. Different wrappings po yan. May mga biyaya na unang tingin mo pa lang, wow! Magandang surpresa, masaya, maganda, masarap. Pero may mga biyaya na bago mo makita yung advantage o yung merito, naku, may kahirapan muna. Malamang ito yung nangyari sa misyo ng ating Panginoon. Talagang pinahirapan siya. Pero in the process of these challenges, alam niyo yung tinatawag nating persecutions, inside and outside, they define our genuine faith. Kapag tayo ay inuusig, kapag tayo ay binabato, eh baka mamaya aatras na tayo. Pero yun pala, yung mga pagkakataon na yun, doon tinitest, sinusubukan yung ating totoong pananampalataya. Malamang sa ganitong panahon, ganun din. Ngayon, tinitingnan ng Panginoon kung gaano tayo katatag, katotoo sa ating pananalig sa Kanya. At hindi lamang ngayon, kundi papakita pa natin yan sa susunod na panahon. Brothers and sisters, binabato ang ating Panginoon sa umpisa. Pero sa bandang huli ng ating ebanghelyo, narinig po natin pagpunta ng ating Panginoon sa Ilog Jordan, nagsipuntahan din ang lahat. At muli nilang narinig ang ating Panginoon. At pagkatapos, nagkaroon ng happy ending. Bakit po? Dahil sinabi sa ebanghelyo, marami dumami ang nanampalataya sa Kanya. In short,
sana lalo pang dumami po tayo na mananalig at manampalataya at lumapit sa ating Panginoon. Pero ito'y nagre-remind din po sa atin, no pain, no gain. Hindi pwedeng puro gain lang. Huwag po natin kalimutan, ang ating Panginoon ay nagtagumpay. Pero bago nun, nasa cross, dumaan siya. No pain, no gain. Kung sa buhay po natin yan, ano yung pain, ano yung gain? 50%, 50%? Hindi natin alam po. Pero sana, yung pain kunti lang, yung gain marami. Pero depende po yan sa ating pamumuhay. Minsan pa nga, sabi natin more pain, more gain. Baka mamaya mayroon pang never mind the pain or never mind the gain. Pero huwag po natin kalimutan, bago tayo maging tagumpay, kagaya ng ating Panginoon, dadaanan po natin ang krus. Pero ipanalangin natin sa bandang huli, all of us, kagaya ng ating Panginoon, ay maging victorious pa rin. Patuloy po ang ating mga prayers, mga dasal, mga sakripisyo para sa ating mga kapatid na nahihirapan sa karanasan ngayon. Tayong lahat magdasal sama-sama upang ang Panginoon na ang bahalang magpadala ng lunas sa ating kahirapan. Amen. Nalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Hesus Kristo. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang Ebanghelyo nang walang pagbabago sa anumang aral nito. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng lebadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, naway hangarin ang pagsupir sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ang sakramento ng kumpisal, naway mapukaw ang kalooban at magsisi sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Sama din po natin ang ating mga kapatid na nag-alay ng kanilang kabuhayan upang tulungan ang mga nahihirap, mga nasa ospital, mga frontliners, at naway ito ay magdulot sa ating lahat ng mas maganda at mabuting kaayusan sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Loobin mong kami ay maging malakas na makatupad sa iyong kalooban at magpatutuo sa aming panampalataya sa iyo habang buhay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa mang lumikha sa libutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay mula sa lupa at bunga sa aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ako, may kapal ngayon at kailanman. Puri-puri ka, Diyos, sa mang lumikha sa libutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ako, may kapal ngayon at kailanman. Nalangin kayo, mga kapatid, upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. At kaminawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karahanan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong damban ay aming maganap. Upang sa paglahok namin lagi rito kami maligtas, pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisa niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatay at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghelis sa awit ng papuri sa iyo na walang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos na makapangyarihan, nagpupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin ang banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Jesus. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis, kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kiliwanagan. Kawaan mo at magandapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria,
na ina ng Diyos, ang Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay, sa San Jose, mga apostol, sa San Agustin, San Ezekiel, San Nicolas at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon at Diyos pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sabayin ang anak mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanan sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasala, para nang pagpapatawad namin sa mga kasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tuso, at huwag mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasatilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sa pagkatiyo ang kaharian, ang kaluwerian at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesus Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos. Mapalad tayong lahat na inyayahan sa kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. In the body and blood of Christ, move to life everlasting. Panalangin ng Our Lady of Peace and Good Voyage, tungong 2021. Diyos naming Ama, ikaw ay Diyos naming kinikilala, na nag-iisang bukal ng lahat ng kaganapan at kaligtasan. Kami ay nananalangin upang taus-pusong magpasalamat sa ipinagkaloob na liwanag at karunungan, alang-alang sa ipinatagmong simbahan dito sa Lepan. Isang parokya sa tunglo, Kristiyano at Katoliko, kamala ng aming bansang Pilipinas, nagliliwang ngayon na ika-limang taon na taon ng Kristiyanismo. Sama-sama naming pangangalagaan ang simbahan na ito, kung saan sa liturgiya kami ay tumatanggap araw-araw ng iyong biyaya at mga banal sa sakramento sa loob ng 50 taon.
Yamanin mo kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ayon sa kalooban mo. Pagbukuloy mo ang mga pamilya namin tungo sa Golden Foundation Anniversary sa 16 ng Marso, 2021. Sa tulong at gabay ng mahal naming patrona, Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, kasama ang mga banal na sina San Pablo Sixto, San Juan Pablo II, San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Lorenzo Luis, at San Pedro Caluson. Loobin mo kami naway tumugon araw-araw sa iyong paanyaya at panawagan upang kami naman ay maging banal. Inihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami pangasalanan, ngayon at po kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Parang noong una-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Hanapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nais ko lang magbigay ng mensahe sa ating lahat sa parokya tungkol po sa nangyayari sa mga araw na ito na pagbibigay ng tulong sa ating mga barangay, lalong-lalo na yung mga walang-wala na. Una sa lahat po, dapat tayong lahat ay magpasalamat sa ating Panginoon, sa ating simbahan, sa pamamagitan ng Caritas Manila at yung ating parokya na nagawa po natin yung pag-ikot sa mga barangay. Nabisita po ng Mahal na Birhen, nabisita ng ating parokya ang mga barangay upang kung ano man yung dinala ng Caritas Manila sa ating parokya, napamahagi po natin sa mga pamilya sa ating mga barangay. Hindi man sobra-sobra po yung ating nabigay sa mga barangay, pero alam ko yung mga barangay chairman and women po talagang nagpapasalamat din naman dahil kahit papaano yung ating mga pamilya ay nagkakaroon ng food assistance. Nagpapasalamat siyempre ang parokya sa mga volunteers mula sa ating mga barangay na umiikot halos gabi-gabi. At siyempre yung ating mga Caritas volunteers na walang sawang magmisyon. Kaya po in short, sana lahat mula sa ating puso, nagpapasalamat lang po tayo. Huwag po natin itong isipin na pagkakataon na parang naglalamangan, nagkawatak-watak, kasi hindi po layunin ng Caritas yan. Ang Caritas ay ibig sabihin pag-ibig. Yung ating dinala sa mga barangay ay pag-ibig, hindi kontra sa pag-ibig. Kaya po, inanyayahan kong lahat, lalong-lalo na yung mga nakatanggap ng mga gift certificates, na huwag kalimutang manalangin, magpasalamat sa ating Panginoon araw-araw, at sana po lumapit tayo sa Kanya sa lahat ng panahon. The family that prays together stays together. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang ng Eukaristiya, taglayin niyo ang pag-ibig at panampalataya ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Isang pananampalataya,
isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kininating lahat. Habilin ni Jesus, noong siya'y lumisan, tayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang ibig natin lahat. Amen. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipagadya mo sa sakit na dulot ng 2019 and coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Inihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Ukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak mo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.